muli sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdig na naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahaning mong lubos, ay yung Espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Inaladlad ito at nabasa ko, magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kunin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulok-pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambayan ng Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan.
O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusaan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matapis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ang siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanila mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na manginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan ninyo ito, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ninyong Amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood sa ating mga social media platform. Sa mga kapatid natin na sa ibang bansa, mga nagtatrabaho, aming kayong pinagdarasal sa misang ito sa Quiapo. Alam nyo, mayroon ako mga ibon, lovebirds. Meron akong African lovebirds na pag nakagat ka, talaga naman butas ang kamay mo.
Yung lovebirds namin, may anak. Isang araw, nakakawala yung anak. At nakita ko yung paglipad dahil nakakawala. Eh dahil sa Sambales, ang daming puno, ang daming bundok, at ang daming ibon na malalaki. Kaya sabi ng batang kasama ko, ay wala na pader. Hindi na natin siya makukuha. Kakainin na siya ng mga ibon, ng mga uwak. Tinignan ko nga habang lumilipad palayo. Sabi ko, wala na. Pupunta na sa bundok. Pupunta sa mga puno. So nawala na ako ng pag-asa. Hindi ko na tinitingnan. Sabi ko, wala na. Total, marami pa namang kapatid yan. Nanganak kasi yung nanay. Kaya okay lang na mawala na isa. Pero napansin ko doon sa pugad nila, yung tatay niya, maingay lagi, tweet ng tweet, 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 ganun lagi. Umaga, tanghali, gabi, madilim na, maingay pa rin yung tatay niya. Sabi ko, siguro tinatawag o hinahanap yung anak niya. Wala na yun. Nakaraan ng ilang araw, 3 days, Linggo. Pagkatapos ko magmisa sa aking parokya ng Linggo, pag-akyat ko, sabi sa akin ng kasama namin, bumalik yung ibon. Sabi ko, nasan? Hinuli ko na po. Saan bumalik? Lumapit siya doon sa kulungan. 3 days, bumalik yung ibon. Nakakulong ngayon siya sa isang maliit dahil hindi pa sinama. Dahil 3 days, iniisip kong gutom, uhaw. Pinakawalan ko, pinasok ko doon sa kulungan ng tatay niya, ng nanay niya. Hindi dumiretso sa pagkain, dumiretso sa pugad. Pagpasok sa pugad, sabay pasok ng tatay. Isip ko nga, pinapagalitan ng tatay, layas ka ng layas. Pero napansin ko, maingay, pagpasok doon sa pugad, tumahimik. Siguro yung tatay, tuwang-tuwa, nanay, na inaakap nila yung ibon yun, ha? Ibon. In 3 days na bumalik, tuwan-tuwa, tuwan-tuwang nakabalik yung kanilang anak siguro. Kaya pumasok sila doon sa pugad at tumahimik ng matagal. Paglabas, nakasilip muna yung tatay. Sabi ko sa sarili ko, naalala ko rin ng tatay ko tuloy. Kasi nung bata kami, pag nasa labas kami ng bahay, ewan ko ba, bakit iba yung sit-sit ng tatay na alam mo sa dami ng sumisit-sit, very distinct yung sa tatay ko. Naiintindihan ko't naririnig ko. Alam ko kung sa kanya yun. Tumatawag ang tatay ko habang naglalaro kami, mag-alas 12 na, sisit-sit yun sa labas. At sa dami ng tao sa Tundo, dahil taga-Tundo ko, maingay, pero bakit pag sumitsit yung tatay ko, naririnig ko. At pag sumitsit, tumakaripas kami ng takbo pauwi sa bahay para hindi mapagalitan. Sa pagninilay natin ngayong umaga, napansin niyo ba ang ebanghelyo? Hahanapin ng Diyos ang isang tupang nawawala. Hahanapin ng Diyos kung tayo'y nawawala. Iniisip ko nga, ang Diyos siguro tumitwit-twit din. Iniisip ko rin ang Diyos sumisit-sit din. Sinisit-sitan tayo. At naririnig natin ang tawag ng Diyos kung tayo talagang nakaugnay sa Kanya. Sa ingay ng mundo, tumatawag ang Diyos. Hindi kayo makapapasok sa simbahan ng Quiapo ngayon kung hindi nyo narinig ang sit-sit ng Diyos. Kung hindi nyo narinig ang tawag niya. Ang tawag na naririnig natin hindi lang sa tenga, kundi higit sa lahat sa puso. Kaya sabi ko kanina sa inyo, yung sit-sit ng tatay ko, distinct. Sa dami at ang ingay-ingay ng Tundo, pag tumawag yun, alam naming sit-sit ng tatay ko. Sa dami nating problema, sa dami ng gulo sa mundo, sa dami ng intindihin natin,
pag sumitsit ang poong Jesus Nazareno, alam mo, dahil nakaugnay ka sa Kaniya. At ngayon, ninanais ng Diyos na maging katulad tayo ng isang bata. Totoo naman yan. Bakit kaya gusto ng Diyos na maging katulad ka ng isang bata? Na maging katulad tayo ng isang bata? Aba, masaya yata ang bata. Walang batang nag-iisip ng isasain niya. Walang batang nag-iisip ng pamasahin niya. Ang bata, masaya. Umaasa lagi sa magulang. Nais ng Diyos na hindi natin masyadong isipin. Sabi nga kanina sa akin, palamuti lang ang mga kailangan natin sa mundo. Kailangan natin ang Diyos. Alam nyo, pag nagbe-bless ako ng bahay, alam na alam ko, kapag walang bata sa bahay, bakit? Uy. Una, pag walang bata sa bahay, maayos yung bahay. Walang batang magulo. Kalawa, amoy epicacent oil. Amoy katingko. Yan ang maamoy mo. Oh, siyempre, minsan din may amoy pulbos. Pag matanda, pag matatanda yung naandun sa bahay. Pag alam mong may bata sa isang bahay, makikita mo kagad ang kurtina na kabaligtad. Makikita mo kagad ang mga silya magulo. Makikita mo ang mga laruan. Makikita mo ang bata nakangiti. Masaya. Kaya nais ng Diyos sa totoo lang, maging masaya ka. Kaya niya gustong maging bata tayo o katulad ng bata. Ang bata hindi nagtatanim ng sama ng loob. Hindi nagtatampo. Walang problema ang dinadala. Umaasa lang yan sa magulang niya. At yan ang hamon sa atin ng Diyos. Umasa sa Kaniya. Huwag kang maging malungkot. Huwag tayong maging malungkot. Masaya ang maging isang bata. Kung kaya pag naaalala natin ang ating mga pagkabata, huwag niyo lang akalain na inaalala natin ay kabutihan lang natin. Minsan maging kapilyuhan natin sa ating pagkabata. Pero makikita mo pa rin sa kabila ng kapilyuhan ang grasya ng Diyos. Makikita mo ang Kanyang pagmamahal. Kaya nakita niyo sa Ebanghelyo, siyam na put siyam, iniwan, hinanap ang black sheep. Mas masarap sigurong tawagin black sheep tayo. Bakit? Dahil hinahanap tayo ng Diyos. Ganun siya kapag mapagmahal. Katulad siya nung ibon namin, na kung saan yung tatay araw-araw, tweet ng tweet, yung pala tinatawag ang anak, araw-araw tinatawag tayo ng Diyos. Oo, kahit magkamali tayo at magkasala, nalulungkot siya, pero hindi siya hihinto sa pagtawag sa iyo. Ang Diyos, kahit masaktan natin o saktan natin, hindi nagsasawang tumawag at tawagin ka. Hindi magsasawang hanapin at hanapin ka. Tayo lang ang mga nagsasawa. Sawa na ako sa buhay. Sawa na ako sa asawa. Sawa na ako sa anak. Sawa na ako sa iyo. Yun ang naririnig natin. Ang Diyos, hindi nagsasawa. Hindi siya nagsasawang tawagin ka. Hindi siya nagsasawang mahalin ka. Kahit makulit ka na. Ang hirap pala ng tumatanda, ano? Ako matanda na. Senior na nga ako eh. Sabi ko, Diyos ko, dadalawa na lang kami senior na nagsisip, nagmimisa rito sa Quiapo. Mga bata yung mga nagmimisa. Senior na. Anong problema natin matatanda? Masakit ang balakang, nahihilo, masakit ang tuhod. Ninenerbios, ang hirap tumanda, makulit, Panginoon ko, Diyos ko, paulit-ulit. Pero sa kabila niyan, niyayakap tayo ng Diyos. Sabihin nyo nga, makulit. Huwag sa akin, sa katabi nyo, makulit. Lalo na kung matanda na yan, makulit. Pero ang Diyos,
makulit din. Makulit siyang mahalin ka. Makulit siyang tawagin ka. Makulit siyang magmahal kahit nilalayuan natin siya. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Hindi siya nagsasawa. Tandaan niyo yan. Hindi magsasawa ang Diyos sa iyo. Kahit na marami tayong pagkukulang, hindi siya nagsasawang magpatawad, hindi siya nagsasawang umunawa, at higit sa lahat, hindi siya nagsasawa na mahalin ka. Kahit hindi tayo karapat-dapat, hindi siya magsasawa, mahalin ka, mahalin tayo, mahalin ako, kahit nagkakamali tayo. Patuloy sana tayong lumapit sa Kaniya. Patuloy tayong makinig sa tawag ng Diyos. Matuto tayong marinig ang sit-sit ng Diyos. Sinisit-sitang Kaniya. Tinatawag Kaniya. Sumagot ka sana sa pagmamahal ng Diyos. Mahal tayo ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayong karapat-dapat na maging Kaniya mga minamahal na anak. Ang itutugon po natin, punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang simbahan naway maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ang mga bata at upang ang maliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Punuin nawa kami na iyong presensya, Panginoon. Ang mga magulang naway mapalaki ng mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinahahalagahang moral at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo. Punuin nawa kami na iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at iyong mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mabanaag ang kalinga at kasiyahan ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Punuin nawa kami na iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa langit. Manalangin tayo. Punuin nawa kami na iyong presensya, Panginoon. Sama natin sa ating panalangin ang lahat na may karamdaman, ang lahat ng ating kahilingan at higit sa lahat, ang ating mga pasasalamat. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin na iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang kababaang loob ng isang bata, sapagat sa mga tulad nga nila, ang kaharian ng langit. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Upang bumitain
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang mga alay na iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ang siya nawang gumanap na iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ika'y aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, kaya banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kapyak niyang puso na si San Jose. Kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, adiadiya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adiya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, ang mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa piging ng kaniyang pagmamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. My life in
to your care. I, Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. I, Lord, let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Every day, let me proclaim and testify. In your words, show me your way, for you are light. You alone can bring all wonders in this night. Heal all wounds and take all worries I hide. Even if there's darkness, stay with me. And in your hands I hold endlessly. Lord, fill me with your grace, grant what you desire. I raise all my voice, Lord, sing with me. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. My Lord, fill me with your love. Fill me with your truth. Fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Let me speak your truth. Let me be the bearer of your love. Announcement. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning na iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ini-invite ko kayo rin sa piyesta ng aking parokya, San Roque Parish, malayo lang, San Felipe, Zambales.
Kaya magdala na lang kayo ng baon. Ang layo, no? Ini-invite ko kayo sa piyesta namin. Doon po ako kasi naka-assign San Roque Parish, San Felipe, Zambales. Piyesta po namin sa 16 ng Agosto. Kaya po sana pagdasal nyo rin kami. Pagdasal nyo ako. Sumayin nyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at mga dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba amin, binibigo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sabisag ng aming paligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inihat ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inanangal ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inihatid ang amin.